sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudator Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, F.P. Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau. At tuwing Martes, tulad ngayon, Martes Dolores, ito po ang sentro ng debosyon at panata sa Mater Dolorosa de la Pietà. Ang atin pong parangal sa ika-anim na hapis ng Inang Maria na kung saan ay magiliw niyang kinalong at kanyang binigyang papuri ang katawan ni Kristo na inialay ni Kristo para po sa atin, no? At siya nga po pala, ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Kumusta na po kayo? Martes Dolores, siyempre, at maliban po dyan, ngayon ay 9 ng Nobyembre, kaya po ngayon ay kapistahan ng pagtatalaga, dedication ng Basilica na kung tawagin ay Basilica ng San Juan Laterano sa Roma, sa Italia. Ang pagbasa ng Ebanghelyo, John chapter 2, 13 to 22. Pero bago po yan, ang atin pong panalangin sa banal na awa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father of mercies, Father of Jesus, in the mighty name of Jesus, the King of mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of mercy, and with the prayers of Saint Therese of Lisieux, our sister in the art of entrustment and abandonment, we pray, pour out upon us your merciful love that is rejected by many, so that in our littleness and darkness we may console you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. John 2:13 to 22. Sa kapistahan ng pagtatalaga ng Basilica ng San Juan Laterano. Ang Basilica ng San Juan Laterano ay una at pinakamatandang church building para sa kabuuan ng Kristyanismo. Ito ang oldest worship structure ng Christianity. Dati itong palasyo ng Emperador Constantino, ang anak ni Empress Elena, itinayo sa ibabaw ng isang lupa na pag-aari ng Laterani family ng Roma. Noong lumipat itong si Emperor Constantine sa Istanbul na noon ay tinawag na Constantinople, ang kanyang bagong kapitolyo, kanya pong ibinigay ang Roma sa Santo Papa, at ang palasyong ito ay ginawa ni Pope Sylvester I bilang unang katedral ng Roma at tahanan ng obispo ng Roma na siyang pinakaulo ng buong simbahan. Ang araw ng pagtatalaga, November 9, 324 AD.
At mula po noon, 324 AD November 9 hanggang 1309, itong Basilica ng San Juan Laterano ang naging tahanan ng mga Santo Papa hanggang sa sila po ay mag-transfer doon sa siyudad ng Avignon sa Pransya. Kaya nga po, ang simbahang ito ay may natatanging pangalan, Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis Mater et Caput. Ayan. Nang ibig sabihin ay Mater et Caput, Mother and Head of all churches of Rome and of the world. Ang simbahan ay dinedicate po sa ating mahal na Panginoon bilang Redeemer, no? Si Jesus bilang Redemptor ng sanlibutan. At gayon din, ito ay dedicated kay St. John the Baptist at kay St. John the Evangelist. Kaya po, San Juan Laterano. Ang ebanghelyo na atin pong binabasa sa kapistahang ito, galing kay San Juan, ay tungkol sa paglilinis ng Panginoon sa templo ng Jerusalem na sa Gospel of John ay naganap po sa mga unang araw ng tatlong taong ministry ng Panginoon. Samantalang sa Gospel of Mark, Matthew, and Luke, ito ay nakalagay sa dulo ng ministry ng Panginoon. Para po sa atin, ang San Juan Laterano bilang basilika at unang tahanan ng obispo ng Roma, dili walang iba kung hindi ang Santo Papa, ay kumakatawan ng kaisahan, oneness ng simbahan sa ilalim ng obispo ng Roma. In the same way na yung kaisa-isa at only Temple of Jerusalem ay kumakatawan sa isang pagsamba sa iisang Diyos na wala ng iba para po sa mga Hudyo. Ngayon, sa pamagitan po ng mga salita ng Panginoong Jesus sa paglilinis ng templo ng Jerusalem, na kung saan sinabi niya, "Destroy this temple and in 3 days I will rebuild it," at kanyang tinutukoy ang kanyang pag-aalay ng sarili bilang buhay na templo para sa atin. Pinapakita ng pagbasang ito bakit mahalaga ang mga templo. Ang templo ng Jerusalem na unang itinayo ni Solomon, sinira ni Nabucodonosor, at muling itinayo sa kapanahunan ng mga Persians si Ezra at Nehemiah. At ito ay pinalakit pinaganda ng Haring Herodes 20 BC hanggang 64 AD. Mahalaga, makasaysayan. Pero ang templo tulad ng Basilica ng Roma ay mahalaga higit sa lahat sapagkat ayon nga sa Panginoon, ito ay simbolo ng pagtitipon ng bayan ng Diyos. Pagtitipon ng mga taong living temple of God. Dala ang kanilang puso, dala ang kanilang pag-aalay ng buhay. At dahil diyan, para sa Panginoon, nilinis niya ang templo upang ipakitang ganun din ang gagawin niyang paglilinis sa buhay ng bawat living temple, bawat worshipper ng Diyos. O sana po, lalo nating maiintindihan kung ganon ang ibig sabihin ng pagtatayo ng simbahan
kahulugan ng pagkakaroon ng malinis at magandang bahay-sambahan. Ito po ay simbolo ng pagkakaisa ng pananampalataya at pagsamba nating lahat sa ating Diyos. Oh, kaya tumulong po tayo sa pag-aayos ng ating mga simbahan. Ayan. O sana po nakapagbigay po ng direksyon, liwanag, init sa umagang ito. Ang ating pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng mga faith-based communities na kinabibilangan ninyo, at tayo pong lahat, let's make our churches the symbol of our living faith and living worship unto the Lord. Ayan, oh. Ngayon po ay, syempre, pakilala nyo rin po, ha? Yung ating pong tatlong platforms for evangelization. YouTube, Domi Guzman. Facebook, Pagkagising sa Umaga. Viber, Pagkagising sa Umaga. At ngayon, hayaan nyo po na atin namang batiin, pagpalain ang atin pong mga online parishioners, no? Sa parokya ng Our Lady of Sorrows, no? Simula sa Paris Office, ang ating staff, si Cheche, si Maris at si Risa. Ang Ministry of Hospitality, maraming maraming salamat sa pag-asikaso sa ating simbahan sa gitna ng mga debris ng reconstruction. Sa liturgical ministers, Eucharistic ministers, music, lectors, commentators, pagbati rin po at pagpapala kay Andy at Esther Pablo, Mogs Angeles, Gilbert Lily Benaventura, Mon Letlet Salcedo, Paul Nepomuceno, Benji Bautista, Dada Sapanta, Lucia Casin at mga kapatid, no? RJ Obasa, Doktora Fiona Santos at Ate Dali. Kumusta po kayo? Ha? Catechist Mikey Dolatre and family, ang staff po ng Our Lady of Sorrows Outreach Foundation, si Ate Leonor, si Nelo. Uy, congratulations Nelo, ha? Nakaanak ka na ng babae. Kompleto na ang lineup. May dalawang prinsipe at isang prinsesa. Ha? Congratulations Anne and Nelo. Roslaine at Carol. Pagbati rin po sa mga deboto ng Mater Dolorosa de la Pietat, mga kaibigan. Infinity Love, kumusta ka? Rose B. Love, yan. At Lily Chua. Pagbati rin po sa mga parokyano ng Santa Maria de la Estrada, Quezon City, kay Father Aitoy, kay Perks Domingo, kay Wi Ramas, at kay Dina Reyes and family, kay Tita Violet Ramiro, at lahat po ng members ng Viber community na Tarana kay Jesus. Ayan. Pagbati sa parishioners ng St. Alfonso's de Ligori Parish, Magallanes Village, kay Monsignor Matt Garcia at kay Miss Lorena, ang parish secretary. Sa Daughters of Mary Immaculate ng Diocese of Antipolo, lalo-lalo na po ang grupo na nasa parish ng Our Lady of the Abandoned sa Marikina, grupo ni na Irma San Miguel at mga kasamahan. Last but not the least, pagbati po sa Two Hearts Community sa Karangalan Village, Kainta, community ni Brother Romy at Maribik Plosius. At ngayon po, italaga natin ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts
affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning! Hallelujah!